Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan nangyari ang isang malaking sunog na nagsimula noong Friday. Friday dito sa may Isla Verde. Oras 8 o'clock ng gabi. At estimated damage as of April 7, ayon sa official report, merong 812 houses na affected at totally damaged. At meron pang 26 na bahay ang hindi natupok lahat, partially damaged. Ang total number of families ay 838 families ang nabiktima sa sunog noong Friday afternoon. Ito ang partial and official report, samantalang ongoing pa ang survey at census sa mga naapektuhan sa sunog. Estimated damage ayon sa fire report ng ating fire department, 135,469,840 pesos. Andito tayo ngayon sa lugar, staging area ng mga refugees mula sa sunog doon sa Isla Verde na nangyari noong Biyernes ng gabi, kung saan tumupok ng higit 1,000 bahay. At ang nakatalaga dito, mga tribong Bajaw, na puro Bajaw, walang halong Muslim, lahat Bajaw ang nandito, mga 1,000 mahigit to, ha? At nandito sila nagluluto, dito sila kumakain, natutulog sa puno ng kahoy, wala silang masilungan. Mabuti na lang, alhamdulillah, may magandang panahon, walang ulan. At dito makikita natin ang mga ilan sa kanila nagtumpok-tumpok. Sa puno ng kahoy, dito sila natutulog. Dito kayo natulog. Mga tribong Bajaw, gikan sa Isla Verde. Nasunog lahat ng bahay nila, nasunog at walang natira, maliban na lang sa damit na dala-dala nila. Dito kasama natin ang mga Bajaw. Dito pa mga Bajaw na naglalaba. Makita natin dito, naglalaba sa kanyang sapatos dahil ang kabuhayan nila ay pagbibinta ng sapatos. At nasunog din ang bahay nila, lahat. At dito, ito ang tulugan lang nila. Ito ang tulugan lang nila pag gabi o araw, sisilungan nila. Mainit, may mga bata na maliliit pa. No? Dito na sila nagluto ng hapunan. Dito pa rin sila gumagawa ng kanilang mga trabahong pambahay. Ito na ang kusina nila, no? Kaya nasunog na ang bahay nila. So, wala na. So, ito magluluto na sila, oh. Panghatag. Bigas, no? Wala isda. Bigas. Walang ulam. Bigas lang. Walang ulam. Kawawa naman itong mga kababayan nating Bajaw. At saka tubig, wala rin silang tubig. Ito na, wala. Walang tubig. Kawawa sila, walang mainom. May baby, bagong panganak, wala pang makain, no? So, kawawa. Walang pagkain, walang tubig, walang bahay, may punong kahoy, dito lang sila natutulog. Marami pa sila dito. Ito. May bibi, umiiyak, gutom, walang pagkain, walang uling. Walang sugnod, ha? Walang uling. So kung magbigay man ng bugas, wala rin silang uling.
Ito, bugas sa Bisaya, bigas sa Tagalog, no? So, so kini sila mga tribong Badyaw, kababayan nato, nakatira dito sa Davao, biktima sa nangyaring sunog noong Jumat, noong Friday ng gabi. Sa Isla Verde, majority sa kanila nandito na. So, mahigit 1,000 pamilya ang nandito, unregistered ito sa barangay. Kaya hindi mabilang sila ngayon. Ongoing pa ang sinso sa kanila para mabigyan sila ng tulong. Sana naman sa mga kapatid nating may puso sa pagtulong, ito na ang panahon para tayo makabigay ng tulong sa kanila. Kahit man lang 1 salup na bigas o isang isda, dahil wala talaga silang ulam. Walang tubig, kukuha pa sila ng tubig, no? So sana naman maawa tayo sa mga kapatid nating nasalanta. Pinaabutan ni Allah ng pagsubok at sana naman hindi tayo magsawang magtulong sa kanila. Doon marami pa ang aabutan natin at sana naman hindi kayo magdalawang isip sa pagtulong dito, mga kapatid namin na merong ipinagkatiwala ni Allah sa inyong mga kabuhayan, sa inyong mga ari-arian, dahil kailangan talaga ang tulong ng mga kapatid natin dito. At ang lalo pang nakakalugmok, nakakalungkot, silang lahat ay mga Kristiyano na. At sila ay na-Christianize ng mga missionaryng pastor na nandito ngayon sa Davao. Missionary. Ang religion nila ngayon, Christian. Hindi sila Muslim. Sila ay mula sa mga Islam pinaninirahan ng mga katutubong Muslim sa Mindanao. Pero ang religion nila ngayon ay hindi Islam. Sila ay mga Christian. No? Sila mga Christian. So, sana naman, tulungan natin sila. Maiahon sa kanilang kahirapan at maiahon sila sa kanilang kinalalagyan ng maling paniniwala. Dahil Islam lang ang tinatanggap ni Allah na daan patungong paraiso. Sana naman, huwag kayong magdalawang isip sa lahat ng mga nakakarinig ng ating video report ngayon tungkol sa nangyari dito sa Davao City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ako po si Kagawad Relisa ng Barangay 23C. Nagbibigay sa inyo ng update sa mga pangyayari namin dito sa aming barangay. Kami po ay lately nasunugan at saka meron kami 1,200 bahay na nasusunog. Converted to 7,000 families na pinapakain namin araw-araw dito. Kami ay nangailangan ng tulong. Baka kayo po ay awa sa amin dito sa Barangay 23C. Kami po ay umapila ng tulong. 60% ng mga Muslim namin dito ay nabiktima din ng sunog. Lahat bahay nila, mga ari-arian, at saka masyado talagang unexpected at kawawa sila. So, baka ako sa mga kinaukulan, kung may mga extra kayo dyan na pwede maitulong sa amin dito, kami po ay humihingi ng tulong para sa respondin ng aming mga mamamayan dito sa Barangay 23C Davao City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako pala si Brother Abdullah De Leon, taga rito sa Mini Forest Boulevard, Davao City. Ito yung Isla Verde nasusunog. Nung time na nasusunog, andun ako sa Cagayan. So, nung pagdating ko dito mga 4:30 ng umaga, wala na talaga, hindi ko naabutan, nasunog yung mga bahay. At saka yung bahay ko din nasunog. Kaya ito, medyo marami-rami ang nasa mga 8 hectares.
raise your hands and pray. You're the only one. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Show me the way.